ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw! Ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Casendo o Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at si Doc Sosie De Leon, ang batikang veterinaryo. Ayan! Di na bulol! Hello po! Hello! Magandang araw sa inyong dalawa. Hi, Sandro. Hi, Amy. Opo, magandang araw din po. Ito, sabi ko kanina sa inyo, may kikwento ako. Yung lolo ko po, bumili po. Ito kasi, napanood niya yung episode 1 natin. Di ba, ang pinag-usapan natin doon, rabbit. Okay. Ngayon po, nagpabili ng rabbit sa tito ko. Isang pares, Doc Sosie. Oh. Nagpabili. Tapos, natulog sila. Nung natulog sila, pagkagising po, ay, wala na yung rabbit. Nabol ng aso! Ay, naku. Nabol ng aso. Ngayon po, nung kinagabihan, tumawag yung, may group chat yung magulang ko, saka yung magulang nila eh. So yan, sabi ng mama ko, ano ulam nyo? Leek yung rabbit, saka adobong rabbit. Nailuto! Yan ang sinasabi ko, Amy. Ire-relay ko lang sa ating sa agrikultura, no ha, Casendo. Kinakailangan kasi itong ating programa, nakatutulong to. Panoodin nila sa YouTube, sa programa ng Manila Times. Hindi basta yung bili ka agad, no? Siguro yung napanood ng tatay mo, o ng lolo mo, o kung sino man, ay dapat pera doon, mag-research pa. Para hindi yung bira ng bira tayo, kundi talagang lalo yung mga sabihan niya, newbie, mga baguhan. And mapoprustrate. Yeah. Buti na lang yung rabbit ito, mas malaki sa aso. Talaga ba Casendo? Natatakot yung ano, yung aso sa rabbit ko? Eh, hindi makain ng aso yung rabbit. Hindi, makagat. Ang kagandahan niyan, Amy, medyo maliit pa ang puhunan. Pero kung halimbawa, bumili siya ng mga malalaking puhunan, halimbawa, kalabaw, topic ba natin ngayon? Kalabaw, di ba? Kalabaw. Opo, kalabaw. At kalabaw, sabi nila, 100,000 ang isang kalabaw. Eh, kung namuhunan siya na kinagat naman ng elepante, o di lalo disgrace. So, yun kinakailangan talaga. Mag-research at magtanong, pumunta sa isang dalubhasa, tignan yung aktwal, bago maglabas ng pera at bago magsimula. Tsaka dapat, ayos muna yung kulungan o kung halaman naman, ayos muna yung plot bago bago bumili. Opo. Sa mga nakaraan episode, yan din talaga yung mga sinasabi ng ating mga guests, yung mga speaker natin, na start small, tapos research, hanggang ma-master mo na. Pag na-master mo, saka ka magpalaki. Ganun po, saka ka mag-invest ng malaki. At least, gamay mo na. Diba? Yun ang ating laging paalala sa ating mga manonood. Kasi sabi nga, Doc, gustong-gusto ko yung sa pugo . Sabi kasi dun sa pugo, ibali, kahit na meron kang malaking puhunan, kung hindi mo pa na maalam, wag mong susubukan. Dun ka muna sa maliit lang. Kasi sayang din po yung pera. Doc, paano yan? Pagsawa. Muntik. Nakalabas yung sawa ko the other day. Pumunta dun sa monkey ko. Baka sabi ko, nako, buti na lang nahuli. Kung hindi, delikado. Oo nga. Bakit yan sawa, ano ha? Pero alam mo, meron tayong isang kasamahan, si Bong Mercado. Sinasabi niya, biodiversity. Hindi mo ba sa pwedeng, siguro kung nakasakit yung sawa, instinct natin patayin, pero dapat daw minsan pakakawalan mo lang yung mga insect, yung mga ganyan, dahil
kakainin ng ganito, kakainin ng ganito, kaya nabubuhay tayo ng ganitong ayos sa mundo. Opo, cycle din kasi talaga to. Cycle. Pero, Kasendo, na-curious lang ako, sino kaya mananalo, sawa o unggoy? Ah, yun ang... Nakaisip ako. Ano eh, malaki yun eh, delikado. Ah, malaki na. Kasi yung unggoy, parang tao na rin po pag, ano, di ba, lumaban. Kala ko, pwede na makatutukan yun eh. Kasi, ang napapanood ko po sa YouTube, usually, ang kalaban ng sawa, minsan aso, minsan agila. Yung crocodile, agila, opo, pusa. Pero yung unggoy, wala pa akong nakitang ganun, Kasendo. Oh. I-share ko lang, ano, share ko lang about ahas. Adi, naglagay ako ng konting ng manok. Aba, umakyat yung ahas. Pumasok sa loob ng cage ng manok, ng layer ng manok. No, pagkatapos, kinain niya. Hindi na ngayon siya makalabas sa loob ng cage dahil nandito na sa kanya. Oo. Oo, ngayon, nung pinapalo na siya, hinihila na siya, nailuwa niya. Tsaka lang siya nakalabas, pero na, sa labas ng kulong na napatay. Ganun. Oo. Yan din ang isa sa ano eh, yung mga ahas. Pero, siyempre nga, sabi mo nga, Dok, eh kasama talaga siya sa ecosystem eh. Diba? Yes. So hindi natin pwedeng basta-basta patayin. Pero balik tayo, kalabaw po ang ating pag-uusapan ngayon ha. Maganda po yung mga nakaraan nating topic sa kalabaw, yung paggagatas, tapos yung gustong-gusto ko, Dok, yung mga pa-feeding ngayon na ginagawa ng Philippine Kalabaw Center, nakipag-team up sila sa DepEd kasi ang daming mga malnourished mga bata ngayon. Sabi ni Doc Daniel, eh 200 na mga kabataan. Dito pa lang sa lugar namin ang napainom nila. So, kaya, Emi, nung isang araw, nung last time, tinatanong ko na paano yung ano, eh, gatas? Kasi pumunta nga ako ng Asingan eh, wala akong mabili. Nabibigyan pala sa feeding program. Kinagamit pala nila, kaya wala akong mahanap na ano, pang commercial na. Pero, ayan, ngayon naman. Bagay. Malaking bagay, di ba? Yes. Ngayon naman po, proper management ang ating pag-uusapan. Yan. Okay. Alam natin na nakakatulong ang mga kalabaw, pero paano natin matutulungan ang mga kalabaw? Yan naman ang ating pag-uusapan. Tama. Sa pagbabalik po yan, ha? Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Katulad na nasabi namin kanina, pag-aaralan po natin o pag-uusapan natin ang proper management sa mga kalabaw. Ayan. Dok Sosika Sendo, meron tayong makakasamang eksperto. At ako na po yung magpapakilala. Okay. Sige nga. Opo. Siya po ay graduate po ng Bachelor of Animal Husbandry noong 2007. At Doctor of Veterinary Medicine noong 2009 si LSU or Central Luzon State University at nagmamasteral din po siya. Ngayon naman po, siya po ay nagtatrabaho bilang coordinator sa Philippine Kalabaw Center. Siya po si Dr. Cyril Baltasar. Doc, kamusta po? Okay naman po, magandang araw po. Magandang araw, Dr. Cyril. Magandang araw sa iyo, Doc. Batang-bata, malaking kinabukasan mo. Pagpatuloy mo yung ginagawa mong yan. Ano po? Thank you po. Doc Cyril. Yes po. Ilan ang kalabaw o karabaw nyo ngayon dyan sa station ninyo? Tsaka yan ba yung pinakamalaki sa lahat? Apo, sa ngayon po, yung ito pong National Water Buffalo Gene Pool natin ay meron pong 479 po na kalabaw. Yung iba po ginagatasan natin at karamihan din po buntis. Tapos marami rin po tayo mga cubs na in future po yun po yung magagamitin natin mga breeder. Okay. Yeah, Dok Cyril, gali ako dyan mga 1 month ago yata eh. Nakita ko na ano, gumagawa kayo ng silage, corn, no? Tapos may tube na kasama ko pala si ano, Congressman Conrad Speria, the third, no? Nung pumunta kami dyan, yung tube na tawag nito, ito, yung Diami, no? Apo, yung bale too, sir. Bale rice straw. So, ilang percent yung ano,
Dayami, tsaka ilang percent ba yung ano, yung silage na pinapakain niyo? Sa ngayon po, sir, yung sa mga ginagatasan natin is yung silage talaga ang binibigay natin. Kumbaga po, parang yung dayami is merienda nila. Ang usually po, ang rule of thumb natin is 50% po ng body weight yung pinapakain natin or 10% ng body weight po yung pinapakain natin na fresh. Halimbawa po, 500 kilos yung ating kalabaw, yung 50 kilos po na fresh yung pinapakain natin. Then, minsan po, dinatagdagan natin na natin ng dayami para po continuous po yung pagkain nila, naka-libitom sila, lalo po yung mga ginagatasan natin. Ang laki pala, 50% no? Ng body weight. 10% po. 10% po ng body weight. 10%, po, yeah, yeah. Usually po kasi nagtimitimbang po yung aga-average po tayo ng 500 kilos. Kaya po 50 kilos po usually na fresh ang pinapakain natin. Okay, 10%. Okay. Okay. Lagi mo nababanggit, Kasendo, yung tinatanong mo, silage. Ano ba yung silage kung sa mga ruminants, sa tao, ano naman yun? Tsaka, paano ba ginagawa ang silage? Yung silage po is yung binuburo po natin yun. Kumbaga po sa atin, sa tao, is yung mustasa binuburo natin. Sa mga hayop naman po, katulad yung kalabaw po, binuburo po natin yung mais. Usually po, ang age po ng mais na binuburo natin is 75 to 85 days po pagkatanim. Yun po, haharvestin na natin yung mais, tapos isa-chop natin. Ilalagay po natin sa isang silyado po na dalagyan. Dapat po wala pong singaw at wala pong makakapasok na hangin. Then ibuburo po natin siya at least 21 days po. And after 21 days, o pwede na po natin siya ipakain doon sa ating mga kalabaw. Teka muna, sinasabi mo, yun lang ilalagay mo, wala kang ilalagay ng molasses, tubig, napaki-explain mo nga. Yung iba po, pinaragyan po ng molasses, sinaisprehan natin ng molasses. Yung iba po, meron po mga buro booster tayong, katulad po dito sa PCC, meron kami buro booster, mga lactobacillus po ito or mga probiotics na inahalo po natin doon sa silage. Para po yung fermentation, mas lalo po, mas bumilis po yung fermentation ng ating silage at mas tumaas po yung digestibility. At the same time po, tumaas din po yung nutrient ng ating mga binuburong mais. Yung ano pala, yung lactobacilli, di ba? Pwede bang yakult na lang ilagay ko? Meron po tayong mga process na ginagawa para po i-ferment. Yung iba po nga gumagamit ng Yakult na isinasama po nila sa tubig na mayroong molasses. Then overnight po nilang para po dumami yung pong mga lactobacillus po. At saka po after 24 hours, in room temperature, at saka po nila idinidilig or ini-spray doon po sa ginagawang silage. Yung iba, Doc, di ba ang ginagawa is 7 days, tinatakpan mo na yun, kahalo ng molasses, kunyari. 1 liter, tapos 1 liter din na molasses, tapos hinahalo sa tubig yata, linalagay dun sa isang drum. So, ilang percent ang linalagay nun ng lactobacilli, parang gano'n? Yung sa atin po kasi, ang ginagawa namin, meron na po kaming mga inoculates po mismo ng lactobacilli na ginagawa po, overnight lang namin siyang pinapadami. Yun niya po yung tinatawag namin dito sa PCC na Buro Booster. Para po, kinabukasan is magagamit na rin po namin. Ang bilis pala, no? Ang bilis. Kasi sa akin, ang ginagawa ko, isang linggo pa bago binubuksan para... Lalo po pag malaki yung mga container natin, mas matagal po talaga yung ating para po yung magbigay po tayo ng time doon po magpadami yung bacteria, yung ating mga probiotics. Doc, yung bang nagbibigay, sabi mo, probiotics. Kung nagbibigay ka naman antibiotics sa mga... Nagbibigay ba ng antibiotics sa mga kalabaw? At kung magbibigay, hindi ba masama doon sa silage na nalagyan ng probiotic? Usually naman po, ang mga antibiotic natin ginagamit natin kapag may sakit lang yung kalabaw natin. At saka, naman po, ang mga antibiotic po na ginagamit natin is mga injectable po. Hindi po tayo nagbibigay ng oral na antibiotic sa mga kalabaw. Kasi po, makakasama po yun doon sa mga bacteria po, doon sa kanyang tinatawag nating rumen. Kasi po yung rumen po niya, doon po yung mga bacteria, yung bacteria po ang kakain po doon sa mga damo natin. At yung byproduct po ng bacterial degradation po, yun po yung magiging pagkain ng kalabaw. Kaya po, usually, ang ginagawa natin is injectable po na antibiotic. Hindi naman po sila maapektuhan. Yun. Kalabaw na nakita ko, ang laki eh. Almost 500 kilos na yata, no? Apo. Pero wala akong masyado nakitang maliliit eh. Buntis pa lang ba? Or yung section na napuntahan namin noon,
is parang isang herrera, no? Wala akong masyadong makikita ang mga maliliit. Apo. Ang practice po kasi natin dito sa Philippine Carabao Center, pagkapanganak pa lang po nung bulo, hinihiwalay na natin sa nanay. Baga po hindi pa po nakakatayo yung anak niya, hinihiwalay na po natin yung ate, yung mga bulo doon. Tapos yung tao na po ang magpapasuso doon sa ang hiniwalay natin. Baga po, wala na po tayong natural po na suckling, hindi na po siya sususo sa nanay niya. Ang gagawin na lang po natin, gagatasan natin yung nanay niya, tapos tayo na lang po ang magbibigay ng gatas doon sa bulo. Kasi po kapag ganun yung ginawa natin, halimbawa po, 8 liters po yung napoproduce noong nanay niya na gatas. Ang requirement lang po ng isang bulo is 4 liters kada araw. So, 2 litro po sa umaga, 2 litro sa hapon, ipapainom po natin doon sa bulo. Yung 4 na litro po, yun po, pwede na natin ibenta. Unlike po kapag kasama niya yung nanay niya, yung pong 8 liters na yun, dededeen niya ng dededeen yun. Baka po mag-cost pa sa sobra pong dami ng nadede, is magtaipa yung bulo natin. Paano nyo tinatanggal, Doc? Mabilis ba? Kasi yung sa baka, nakita ko kahapon, no? Yung inahin eh, dinidila pa yung ano eh, yung alak eh, bago makatayo. Parang tinuturoan niyang maglakad muna. So, paano ninyo winawalay before that pa or after na? Minsan po inaallow din natin yung nanay na malinisan po muna, matanggal muna yung mga fetal membrane po nung nanay nung bulo, para dinadalaan. Pero po, ang ginagawa na natin para less stress na rin po sa nanay at saka doon sa bulo, as much as possible, mas maaga, mas maiiwalay na po natin. Kumbaga po, para hindi po masyadong ma-develop yung bond po noong mag-ina. Kasi po, pag matagal na po yung bulo na nanto doon, magiging stressful din po yung sa nanay kapag winalay natin yung anak niya. Yun. Doc Cyril, tanong ko lang, paano ngayon na iinom siya ng gatas? Medyo pun ba kayo o merong sisip-sip na lang siya sa labangan? Ang ginagawa po natin, yung kapag kapapanganak po, pinapadede po muna natin. Meron po tayong chupon na malalaki na ang capacity po is 2 liters. Yung lalo po pag colostrum feeding tayo, usually 5 days po, naka-chupon. Then, nung unti-unti po, tinitrain po natin sila na uminom po sa timba. Okay. Doon po, yung minsan ginagamit po natin yung mismong chupon o kaya yung daliri na po mismo noong nag-aalaga sa bulo. Basta po ensure lang natin na malinis yung daliri para po wala pong mahigop po na dumi doon sa daliri. Dok, kapag hinigop yung daliri ng caretaker, hindi kaya napuputol yung daliri? Hindi naman po kasi po wala naman pong ipin sa harapan, sa gawing taas ang mga kalabaw. Sa baba lang po sa harapan. Okay. Saka po, usually po binabalot po ng dila nila yung mga daliri. Kaya po, parang pag dumidedelin din po sa nanay nila, nakabalot po ng dila nila yung mga daliri. Tapos yun po, unti-unti natin ibababa doon sa timba para nakakahigop na sila ng gatas. Then, in few days po, ayun, natatuto naman na po sila na dumede. Ay, uminom sa timba. Yung mga kalabaw nyo po, talagang nakakulong lang? O minsan po, ipinapalabas po natin sila? Yung mga kalabaw po natin dito sa gene pool, dito po sa National Water Buffalo Gene Pool ng PCC, is nakakulong lang po. Kasi po, yung area din natin is hindi naman po ganun kalakihan. Kaya po, ang dinedicate po natin yung ibang area natin sa mga high-yielding po na mga damo para po ma-maintain po natin, ma-sustain natin yung pagkain nila. Pero kung meron naman po malakatulad po ibang centers ng PCC na maluluwang yung mga lupa, yun po, meron po silang pinapakawalan. Pero po tayo dito sa National Water Buffalo Gene Pool, purely confined po sila. Dok, sa akin, yung napier, di ba? Yung napier. Apo. Anong pinapakain, no? Fresh ba o sinasilage din niya? Yung iba po sinasilage namin, lalo po yung kapag ganito pong madami siya, mga tag-ulan, nagsasilage po kami para po sa tag-araw, meron po kaming maipakain na damo. Dahil po usually, kinukulang tayo sa tubig kapag tag-araw, so mabagal po tumubo yung ating mga damo. Meron po tayong nakaantabay na kapag madami, nagbuburo tayo. Tapos kapag kukunti na lang po yung makuha nating damo, doon po natin sila binubuksan. Pero po usually yung mga ating mga growing animal, mga fresh po yung binibigay natin sa kanila. Oo.
Dok, mabalik tayo dun sa ano, sa kulungan. Dahil sabi mo nga, naka-confine itong mga alaga ating kalabaw. Paano mo na-maintain po yung cleanliness? Saka kung paano yung, may ano ba, system ba? O may schedule yung kain nila? Kung kailan lang papasok yung mga maglilinis? Ganyan. Actually po sa atin, everyday po ang paglilinis. Lalong-lalo po yung kulungan po ng mga ginagatasan kasi dapat po yan, laging malinis yan. Kasi po once na lumabas po yan doon sa milking parlor, dapat yung pupuntahan po nila is malinis. Kaya usually po yan, araw-araw tayo naglilinis. Meron naman po tayong mga ano, augmentation ng equipment na ginagamit kasi po ang isang malaking house natin, ang laman po isang daang kalabaw. So tumutulong po yung mga equipment natin, mga skid loader, mga traktora para mas mapabilis po yung paglilinis. Ano yung milking niyo no? May equipment ba kayo kasi di ba mini-milk niyo yung ano itong mga inahim tawag ba doon? So paano niyo ginagawa? Meron po tayong milking parlor na ang capacity po ay 12 po na kalabaw at a time. So sa ngayon po ang ginagatasan natin is nasa 90. So 12 at a time po yung ginagatasan natin. Usually po nagtatagal po yan ng 8 to 12 minutes. Sunod-sunod po yun na ginagatasan natin. Meron po tayong 5 tao na naka-assign sa paggagatas para po mabilis din yung paggagatas natin. Pag pumasok po yung dose, magagatasan po agad natin yung dosing kalabaw. At the same time po, meron din po kami isang nakahiwalay po na portable para naman po doon sa ano yung kinukuha natin yung kapapanganak po kasi para makuha natin yung colostrum para hindi rin po sumama doon sa bulk noong mga gatas natin. Yung po ipinapainom natin sa mga kapapanganak. Dok, gaano ka nakatagal na coordinator? So, bali nasa ano na rin po, 5 years na po na ako yung nag-ano po, parang nag-manage ng gene pool. Ng gene pool farm na PCC. Dok, kasabihan dyan, pag nasa Philippine Carabao Center, after 2 years na magsilbi, dahil napapa-abroad kayo, pagkatapos ma-payback, nag-abroad na sa New Zealand, tsaka Australia, dahil in demand yata yung mga technician ng mga kalabaw. Baka, tama ba? Opo, mataas po yung demand po, lalo po yan sa New Zealand, sa Australia, sa Canada. Marami naman po kami nag-stay talaga na matagal. Kumbaga, andito po yung dedication sa pag-serve po dito sa mga kababayan natin. Mailan-ilan lang po yung mga pumupunta na mga kasamahan natin. Ah, mas mabuti yun. At least, makakatulong sa atin. Opo. Hindi kayo, Doc, nagbebenta ng buntis o ng dumalaga? Kung halimbawa, private citizen kami at ako, let's say, may naipo ng konti o OFW ako, di ba pwedeng dumiretso ako dyan para makabili sa inyo? Ito pong farm po natin, ang intention po talaga atin dito sa gene pool, parang nucleus farm po siya. Talagang kinukuhanan po natin siya ng mga breeder tsaka mga bull mother po inaalagaan natin. Yung mga napoproduce po na lalaki, ini-evaluate natin para maging semen donor at maging bulugan. Yun po yung ginagamit natin yung iba sa bull donor program. Tapos yung iba po is ginagawa natin ni-replacement din po dito. Meron naman po kami ini-evaluate na pang pa-iwi program din po ng Philippine Carabao Center. Yun po yung papahiramin po yung farmer na meron po, po papasok po sa kontrata yung pong mag-aalaga at saka po ang Philippine Carabao Center na doon po sa program po na pa-iwi ng Philippine Carabao Center. Yung paiwi nyo, taga Nueva Ecija lang ba o nakaka-avail ang mga ibang probinsya? Nationwide po yun, sir. Actually, meron po tayong, bukod po dito sa national office natin, dito sa Muñoz, meron po tayong, nakakasakop po dito sa Region 3, ang Philippine Carabao Center at ZLSU. Meron po tayo sa Ilocos, meron po tayo dito sa La Union, meron po tayo sa Cagayan, tapos meron din po tayo sa UPLB na nakakasakop po sa Southern Luzon, sa South Luzon. Meron po tayo sa mga centers po sa Visayas and Mindanao. So, nationwide po yung program natin. Ano po ang requirements? Halimbawa, mapasok tayo dyan sa EWI system? Unang-una po, meron po tayong na mag-a-apply po tayo para po dun sa pa-EWI. Usually po, ang ina-encourage namin is mga kooperatiba para po, ano po sila, sama-sama sila na grupo. Baga po, grupo sila. Para po hindi naman tayo magkakaroon ng kompetensya din sa market doon sa isang lugar.
Pero meron din po tayong family module. Halimbawa po si Doc Sosi po gusto niya, so pwede rin po siya mag-apply for IB program. Then after po nun, kung halimbawa po pumasa po tayo sa preliminary po na evaluation, dadaan po sila sa mga training, sa social preparation training at saka sa technical training. Kasi po, doon po sa social preparation training natin, papaliwanag po doon kung yung ano po yung experience noong mag-aalaga, parang yung pong maganda at saka yung mga kakaharapin na problema doon sa pag-aalaga ng kalabaw. Then technical training po, a-attend din po silang technical training para po doon sa tamang pagkain, tamang pag-aalaga, tamang housing, sa health management, sa breeding. Kumbaga po, ipe-prepare po muna sila bago po sila ma-awardan po ng kalabaw. At bago pa po sila ma-awardan or mabigyan ng pa-iwi, isi-secure po namin na dapat meron po sila naka-prepare, yung pasture area nila naka-prepare na, at saka po yung pagkukulungan ng kalabaw naka-prepare na din po. Talagang ihahanda po muna natin sila bago po ibigay yung kalabaw. Opo, kanina nabanggit nyo yung mga kakaharaping problema. Ano po ba yung mga usually na kinakaharap natin problema sa pag-aalaga po ng kalabaw? Unang-una po talaga lagi is pagkain. Since yung pasture area po natin, yung mga pinagkukunan natin ng pagkain, paliit po ng paliit kasi po palaki na pakalaki yung populasyon po natin ng mga tao. So marami na po nako-convert po na area, mga bukid na nagiging residential. So isa po yun, yung pagkukunan natin ng pagkain. Kaya po kami ini-encourage namin na as much as possible, meron pong sarili na papagkukunan para po hindi kong kumukuha kung saan-saan lang. Second po is yung ding health ng kakaharapin natin. Yung health ng kalabaw, syempre kailangan natin i-maintain din yan. Kailangan po natin bigyan ng bakuna, ng mga bitamina. Tapos po yung iba naman, kapag nanganak na po kasi yung kalabaw natin, pwede natin siyang gatasan ng 10 months. Yung iba po, kapag nag-dry na yung kalabaw, yung hindi na po gumagatas, wala po tayong makukuha sa kanya. But yun po, yung iba kasi sumusuko dahil wala pong kinikita. Kaya ina-encourage din namin as much as possible is yung hindi po isa, hindi dalawa. Mas maganda po, 5 yung aalagaan natin para maipoprogram po natin yung breeding. And yun pa po, yung availability po ng mga breeder natin. Meron po tayong mga nakapa-iwi na mga bulugan. Tapos meron din naman po tayong mga trained, mga AI technicians sa iba't ibang lugar. At saka syempre po, isa pa po doon is yung dapat po, yung kalabaw natin is wala rin po sa residential area. At pag gumagatas naman po tayo, dapat ma-establish natin yung market natin. Yung pagka, ano ba, pagka AI nyo is pareho din sa baka, yung iniipit yung kalabaw, tapos or pinapatumba nyo, ano ba yung dalawang klase yun, di ba? Tapos same po sa baka, kailangan po iipit natin yung kalabaw para po sa safety ng kalabaw na rin mismo at saka po ng mismong technician na mag-AI. Same po yung process. Ang halos pinagkaiba lang po is yung length po ng pagbubuntis nila. Bakit gano'n po, mas mahaba ang kalabaw o yung baka? Gano'n po katagal? Yung sa kalabaw po ang mas mahaba po kasi po yung baka usually nasa 3 months po, ay nasa 9 months po sila. Ang kalabaw po is nasa 10 to 11 months po ang pagbubuntis nila. Mas matagal. Usually po isang buwan po na mas matagal kaysa sa baka. Pero mas mahal ang kalabaw. Totoo ba yun na ang isa daw kalabaw nagkakahalaga ng 100,000? O mahigit? Kung ang bibilin po natin is yung mga mga superior genetics po talaga ng kalabaw, eh talagang medyo mahal po. Kasi po lalo magkano? Po. Yung naririnig-rinig ko po dito sa labas, kasi po dito po sa amin, hindi po kami nagbebenta. Pero po yung dito sa labas, na ano dito po sa mga kooperatiba dito sa Nueva Ecija, meron po sila dyan 65,000 na dumalaga. Meron naman po kapag proven na nila na nanganak na po ng isa, tapos buntis, yun po yung nagkakahalaga talaga ng 100,000 kapag mataas po yung production ng gatas. Kumbaga po, pumapatong na po sa presyo ng hayop, yung performance po niya doon sa milk, sa kanyang paggagatas. Kanina nabanggit mo din yung sa health issues. Ano ba yung mga karaniwang sakit na tumatama sa mga alaga nating kalabaw? Saka paano kung meron na ba mga gamot dyan? Yung mga vaccines ba yan? Apo, usually po, ang mga sakit po, halimbawa po sa mga bulo o yung mga guya, yan po yung pagtatae, yung pneumonia,
Tapos sa mga inahin naman po natin, nahihirapang manganak, prolapse, yung iba pa pong sakit na na-encounter natin, yung liver fluke po, bulati po ito na sumisira po ng atay. Hardware or foreign body syndrome, kasi po yung kalabaw, minsan ano po siya, hindi po yan selective. Basta't mangunguya niya, malasahan niya ng masarap, kakainin niya, ilululun niya, kahit po plastic pa yan, tali, minsan po duyan pa, ganyan. Yun po yung usually po na-encounter natin. At saka po kapag yung sa pakain naman po, na hindi po maganda yung naging pakain natin, po pwede po mag-cause po ng kabag o bloat sa ating mga alaga. Lahat naman po, mayroon naman po tayong mga preventive measure. Doon naman po sa pneumonia, usually dapat tamang ventilation, laging malinis ang kulungan. Sa calf scar po, yung pagtatae, dapat po maganda po yung ating pinagkukuhanan o malinis po yung pinagkukuhanan natin ng gatas at yung paraan po ng pagkuha ng gatas. Sa dystocia po, talagang kailangan minsan natin ng intervention. Depende po kung ano po yung dahilan kung bakit nahihirapan po manganak yung mga ating mga kalabaw. Isa pa po pala na-encounter natin is mastitis, lalo po dairy buffalo yung mga alaga natin. Ang kailangan lang po natin talaga dyan is tama po, hygienic po yung paggagatas natin. Tapos sa liver fluke po, yung bulati na usually sumisira sa atay, yung dapat po hindi natin sinusuga yung mga alaga natin doon sa area na matubig or malapit sa tubig. Lalong-lalo po yung mga gilid po ng irrigasyon. Yan. Meron naman po tayong, katulad po dito sa Nueva Ecija, meron po tayong panlalawigan na ordinansa na bawal talagang magsuga o magtali ng kalabaw sa gilid-gilid ng mga irrigasyon. Tapos, para po maiwasan naman po yung mga foreign body at saka hardware na nakakain po ng mga kalabaw natin, good animal housekeeping lang po yun. Dok, yung ano pala, yung bloat, no? Yung pagka, anong gamot ang ginagamit niyo? Kapag kaya pa po nung kalabaw po na lumakad, apo pwede po natin siya palakarin para po dumighay siya para po lumabas yung hangin. Kapag wala po, pwede po tayong magbigay na 1-2 litro po ng mantika doon sa kalabaw para po ma-prevent pa po natin yung pagpo-produce pa ng gas doon sa kanyang rumen. Kung wala na po talaga at hindi pa po lumiliit yung kanyang tiyan, lalo po yung sa kagawing kaliwa po ng tiyan niya, ginagawa po natin, tinutusok na talaga natin para po sumingaw na po yung hangin na nandoon po sa loob ng rumen niya. Tawag doon is parang trochlear and cannula ba yun? Apo, yung pong trochlear and cannula po yung ginagamit natin. Pero hindi ba nagkakaroon ng peritonitis o yung tiyan niya ay nagkakaroon ng infection dahil tutulo yung katas ng kanyang tiyan? Basta po, Dok, proper po yung pagkakagawa, experience po namin. Tinusok namin siya ngayon, kinabukasan, chinek namin yung pinagtusukan, healed na siya doon sa loob. Kumbaga po, wala rin po siyang katas, basta po proper po yung pagkakagawa at saka proper po yung site po ng pagkakatusok. Which is yun po, tinuturo po namin doon sa technical training, yung mga pang-emergency cases po. Yun po, basta proper, hindi po tayo magkakaproblema. Cooking oil ba? Cooking oil yung ibibigay? Apo, ipapainom po. Apo. Tapos may nagsabi sa amin na cooking oil, tapos lagyan ng sabon, powder na sabon. Tama ba yun? Sabi niya, expert din siya. Yung sa sabon po, yung meron po kasi, kailangan po kasi natin ng mga anti-foaming agent. Yung alam ko po yung sa sabon, parang meron din po ata siya. Okay. Basta po, ang kailangan po natin is mapadighay at immediately po mapalabas natin yung hangin na andun po sa tokong niya o yung sa rumen niya. Kasi po yun po yung kumukompress po sa baga niya para po hindi po siya makakahinga. Kahit nga po tayo mga tao, pag kinakabagan minsan at ayaw lumabas, hirap din po tayo huminga. Opo. Meron naman din po kami na interview. Kremil S naman daw po ang gamot sa sodium bicarbonate. Tama ba ako? Pwede din po ba yun? Tumanda ah. Morang kambing tsaka tupa yun. Pwede din ba yun na applicable din po ba sa kalabaw? Usually po yung sodium bicarbonate po. O pwede din po. Ganong karami sodium bicarbonate? Tsaka saan nakakabili noon? Yun lang po ang ano natin. Mahirap po siyang ano. Kasi po ang bloat po, emergency. Kung kaya po, kung ano yung pinakamadali po nating makuha, lalo po kung yung mga kalabaw naman po malapit sa mga bahay natin,
mantika na po ang unahin na natin kuhanin kung hindi po makapagdigay yung kalabaw. Kasi po, yun po ang pinakamadali natin makukuha. Kasi po kapag bloat at hindi dumidigay yung kalabaw natin, oras po ang kalaban natin. Pwede po silang mamatay dyan sa bloat. Oo. Kung ano po yung parang readily available, yun ang kunin natin para dito sa ating kalaga. Dok, tanong ko lang, eh bakit na nagkaka-bloat? Anong mga dahilan nun? Okay po. Yung sa bloat po, lalong-lalo na po nakikita natin yan. Yung kaaga-aga po, sinugan natin yung kalabaw natin. Yung mataas po yung moisture ng mga damoy kasi po kahahamog. Yun po, madali pong yung baga po, tumataas po yung moisture, bumabilis po ang digestion. Isa po yun. Another po is yung katutubo. Lalo po yung kasisimula po ng tag-ulan, magaganda po yung tubo na maliliit na damo. Yun po, isa po yun sa po pwede po maging cause ng bloat. Masyado pong madami yung napakain po natin na legumes, mga legumbre, katulad po ng ipil-ipil, kakawate, indigofera. Dapat po sa 30, sa diet niya, hindi po tayo tatataas ng 30% doon sa diet niya na ang legumes. Kung halimbawa po, 50 kilograms po ipinapakain natin sa kanya, hindi po tayo tataas ng 15 kilos na makain po. Halimbawa po, dinadagdagan natin ng ipil-ipil. Yan po, kasi po masyado po mataas ang proteina ng mga yon, po pwede po yun mag-cause ng protein bloat. Another din po is yung bigla po tayo nag-change po ng pakain, nag-change ng diet. Naninibago po yung mga bacteria doon sa rumen, kaya po pwede rin po yun. And pag masyado po tayo madami magpakain po ng mga concentrates, tsaka mga grains, katulad po nung darak, pag masyado pong nadamihan. Yung sa legumes po, ang inaano namin, since yung ipil-ipil po, madami naman po dito sa paligid, sinasabi na lang po namin sa ibang mga nag-aalaga is kahit po 5 kilos per day ang ibigay nila. Para po hindi siya sumuha doon sa requirement. Opo. Ayan. Ito yung isang pahabol na tanong bago tayo mag-break. Okay, break muna tayo. Pero ito po yung tanong ko. Ano-ano po ba yung mga breed na meron kayo ngayon dyan sa Philippine Carabao Smoothie? Sagutin niyo po yan sa pagbabalik na mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina tinanong ko si Dr. Cyril, ano-ano ba ang mga breeds ng kalabaw dito sa Philippine Carabao Center? Okay po. Yung mga breed po na inaalagaan natin dito sa Philippine Carabao Center is karamihan po is Miura. Meron po tayong Brazilian Miura at saka Bulgarian Miura. Meron din po tayong Italian Mediterranean Buffalo na available na inaalagaan po natin dito. Tapos meron po tayong mga ilan po na mga native din na inaalagaan. Oh, Cyril, sa mga nandyan, ano bang pinakamaganda? Yung pong Bulgarian Miura natin at saka Brazilian Miura, parehas naman po yung performance. Pero po kung ang intention po natin is gumawa po ng mozzarella cheese, kasi po Italian Mediterranean Buffalo is talagang binred po sila sa Italy for mozzarella cheese po talaga dahil mataas po yung protein ng gatas nila. Ay Sir Cyril, nakita ko kasi meron kang research regarding sa mortality ng mga water buffaloes, no? Apo. Ang tanong ko, yung mortality ng kalabaw, gaano ba kadalas ito sa ating bansa? Dapat po kapag dito po sa Nueva Ecija kasi namin ginawa yung research, yun nga po isa sa sinabi ko kanina ng mga sakit na common, ang isang number one po na pumapatay is talaga yung liver fluke kasi po pagsusuga po natin ng kalabaw. With regards naman po sa mortality na, sa alaga nating kalabaw, sa mga adult po dapat hindi po tayo tataas ng 5%. Kung halimbawa po 100 yung adult natin na kalabaw, dapat hindi po tayo mamamatayan ng hindi po tataas sa 5. Yun po'y acceptable. Tapos sa mga calf naman po is 10%. Dapat hindi na po tayo tataas doon. Anong mga sakit na may ayan, viral kwan ba dyan? Tsaka ano ba yung hemosif na sinasabi nila? Yung hemosif po, hemorrhagic septicemia, tinatawag din po natin ito na shipping fever. Usually po kasi yung bacteria po nandun na po sa nasa sistema na po ng kalabaw. Ang hinihintay lang po niyan mag-stress yung alaga natin. Kaya po siya tinawag na shipping fever kasi kapag nagbiyahe tayo ng hindi bakunado na hayop ng kalabaw, po pwede po doon yung opportunistic po na bacteria, nakakita sila ng opportunity dahil bumagsak po yung pandepensa po ng kalabaw. Doon po sila ngayon susugod. Doon po sila magagawa ng negative effect po sa ating kalabaw since andun na po sila mismo sa kalabaw.
Okay. Meron naman pong bakuna yung hemorrhagic septicemia, ang ginagawa po natin dito sa Philippine Carabao Center. Kapag kapanganak po, 90 days old po yung bulo, sasaksakan na po natin ng bakuna laban po sa hemorrhagic septicemia. Tapos, 2 weeks po, after 2 weeks, magbibigay po tayo ng booster. Then, every 6 months na po yun, hanggang lifetime na po yun, every 6 months, nagbabakuna po tayo. Oo, tama. At balita ko, mura din naman yung bakunang yan eh. At opo. Ever since yun yung ginagamit, tama ba? Opo. Meron naman pong pinoproduce po na bakuna rin ang Bureau of Animal Industry palaban po sa hemorrhagic septicemia. Opo. Dok, sa'yo rin, anong mga supplement ang para sa ating mga alagang kalabaw para maging matibay at malakas sila? Usually po, lalo po sa ginagatasan, nagbibigay tayo ng dicalcium phosphate po, calcium and phosphorus po na supplement kasi po yung calcium talagang napupunta po doon sa gatas. Pagdating naman po sa vitamins, vitamin A, D, E lang po yung binibigay usually natin. Kasi po yung po mga bacteria doon sa loob ng stomach nila, doon sa rumen, nagpo-produce na po yan ng vitamin B complex. Kaya po, yung vitamin B complex, ginagamit na lang namin siya kapag po meron po kami activity na halimbawa po, strenuous activity, mag-collect kami ng dugo for regular laboratory analysis or disease diagnosis. At saka po kapag meron pong sakit yung kalabaw, tsaka lang po kami halos nabibigay ng vitamin D complex. Usually po, vitamin A, D, E, at saka mga minerals po. Calcium, phosphorus, yun po. Doc, nung nag-aaral ako, sinasabi ng teacher ko, meron pa daw anthrax o na-eradicate na yung anthrax na nakamamatay sa tao yung anthrax, di ba? Ngayon, wala na tayong anthrax, ano? Wala na? Ang alam ko po sa gawi po ng Cagayan, meron pa. Meron pa po silang nadedetect naman. Lalo po doon sa lupa din. Kasi po parang ilang years lang po, meron po uling naging case po ng anthrax. Yan po. Pero kasi bihira na, yun. Apo, bihira yung anthrax. Apo, napakabihira po niya na sakit. Niya lang po as... Anong sintomas nun, Dok? Dok, anong sintomas nun? Apo, ng anthrax? Makikita po natin yung mga butas-butas po ng mga ng katawan is meron pong dugo. Lalo po yung fresh po yung dugo sa ilong, yan po sa mata, yun po. Kaya parang po, zombie, Doc. Opo, sa kaya, modern time, zombie, ha? Yan nga po. At yung masakit nga po doon is nakakahawa po sa tao ang anthrax at hindi po maganda po yung, lalo po pag nalanghap natin, na-inhale natin yung anthrax. Kaya yun ang... Amy at Sendo, may chismis na sa Amerika daw, may female na anthrax daw, parang ganyan. Eh, hindi naman pala doon. Dahil talagang malakas makamatay sa tao yun, ma-inhale mo lang eh, di ba? Apo. Yun naman tinatawag ng sakit na botulism. Ano ba naman yun? Kasi nangungopi lang ako nung teacher ko ang tungkol sa large animal, di ako interesado eh. Ano yung botulism naman? Apo, yung botulism naman po, ang cause po niya is the Clostridium botulinum. Usually po, isa po siya sa nagiging cause po ng Downer syndrome. Hindi po makatayo yung mga kalabaw. Yun po. Kaya po, minsan... Meron pa rin ngayon nun? Meron pa rin ngayon nun? Meron po recently na na-detect. Pero po, bine-verify pa natin kung siya nga po talaga. Kasi po meron pong mga ilang kalabaw po na hindi po makatayo. Tinitingnan po natin kung siya po talaga yung nagiging cause. Pero hindi nakakahawa sa tao? Hindi naman po. Ayun. Kinakal na lang yun or may gamot pa rin? Yung iba po kapag okay pa, kapag sa tingin natin makakaya po ng kalabaw na tumayo, po pwede pa po nating magamot. Ng antibiotic lang naman din po ang gagamitin natin. Oo, bacteria siya eh. Ako, bacteria. Combination po yan ng antibiotic at saka anti-inflammatory usually ang ginagamit natin. Okay. Pero kunyari, nasa backyard yun eh, pwede pang katayin ba yun o hindi na pwede? As much as possible po, hindi po natin ina-encourage na magkatay po tayo at kainin po ang may sakit po na kalabaw. Pero kung alam mo lang namimilay, pwede. Basta po hindi po nakakahawa po yung ano niya. Kung namimilay po dahil physical po na injured physical, okay po po yan. Pero Cyril, naalala ko, mayroon tayong batas na hindi ka pwedeng magkatay ng kalabaw. Anong edad ng kalabaw ang hindi pwedeng katayin? Bawal daw. Actually po, lifted na po yung batas. Wala na. Okay.
hindi, wala na po siya. Meron na lang po mga selected po na province na halimbawa po sa Pangasinan. Ano po, ang ginawa po ng provincial government ng Pangasinan, kapag meron pong mga inahin na sa tingin nila po pwede pa pong mabuntis, para po meron silang buyback, yung provincial government na lang po ang bibila, imbis po nakatayin. Yan po, meron po yung ibang ganon na mga local ordinance na lang po. Bakit, bakit eh, alam ko batas yun eh. Na-repeal na yung batas na yun dahil marami na tayong kalabaw, kaya na-repeal na yun, gano'n ba? Hindi naman po sa dami ng kalabaw. Parang nagiging counterproductive din po sila dahil po yung mga farmer natin na lalo na po yung mga alagang kalabaw po yung pinagkukunan po nila. Kung hindi po nila maibenta yung kanilang mga inaalagaan, wala na po sila pagkukunan din ng kita nila. At saka ang isa balita pa po din ko sa Cyril. Balita ko sa Cyril para dahil ang nangyayari naman daw sa iba, medyo hirap. Ano? Dahil kunwari, mayroong buyback. Eh, para daw hindi masayang, eh, papaluin sa tuhod, mapipilay. Oh, ngayon, i-report pilay. Nangyayari ba yun? So far naman po, nung sa ilang years ko din sa extension na nag-monitor po ng mga kalabaw na pinapaiwin natin, wala naman po ako na-encounter na ganun. Kasi po, meron din pumasok po sa kontrata ang PCC at saka po yung nag-aalaga. Uh-huh. Pero meron po tayong nakitang negligence sa part po nila. Uh-huh. Pwede po natin silang sampahan ng kaso. Uh-huh. Kaya pwede natin pabayaran alagan sa kanila mismo yung kalabaw. Siguro naman eh, naintindihan nila sa haba nga ng paliwanag mo, seminar, social awareness. Okay. Hindi naman siguro gagawin. Nabalitaan ko lang, kaya binay-verify ko siya kung totoo. So para naman po, wala naman po ako na-encounter. Kasi po, ako din po yung pumupunta po sa field kapag may namamatay pong kalabaw. Okay. Ako naman, halimbawa, di ba nagpa-iwi ng kalabaw, tapos nangalak itong mga pinaiwi nyo, kaso namatay yung nanay. Paano po ang ginagawa doon? Yung natira is yung anak na lang. Paano po ang ginagawa doon? Meron kasi akong mga kakilala na gano'n yung nangyari. Eh, hanggang doon lang yung kwento, hindi natapos. Apo, depende po yung sa contract po. Kung halimbawa po kasi yung contract po ay yung unang anak, isasoli nila sa PCC. O yung kumbaga po yun yung kapalit. Depende po sa contract kung ano po yung mapagkakasunduan doon sa ano. Yung contract naman po minsan kapag hindi nakikita naman natin na ano na hindi naman po negligence noong nag-aalaga. Uh-huh. Pwede naman pong pumasok naman po sa ano sa kumbaga mutual agreement po noong dalawang party kung ano pa man po yung gagawin doon sa program. Oo. Pwede ba nakunin niyo yung magiging anak ay yung naging anak tapos papalitan na lang ng bago, parang ganun? Kapag nakita naman po namin na hindi po due to negligence yung ano yung pagkamatay, pwede po nating pagbigyan uli ng paiwi yung ano yung pong mag-aalaga. Pero kung negligent na po rin talaga, kung due to negligence na po yung pagkamatay, mas maganda po wag na po nating paalagaan uli yung tao na yon, baka po kasi mangyari uli yung dating nangyari. Kaya po pinupuntahan po namin, kapag may namatay, pinupuntahan namin, tina-extract namin yung history, tinitignan namin yung cause of death para makita kung may negligence ba talaga doon sa nag-alaga o wala. Eh pagka ano po, Doc, halimbawa sa mga kalabaw, meron bang instance na talagang habang nanganganak yung kalabaw, eh namatay, yung parang namamatay pagka anak, ganun? May ganun ba talaga nangyayari? Meron din po kasi po yung dahil po nahirapan po mga anak, sa sobrang stress na po niya, sobrang madami na pong nawala din sa kanyang energy at saka dugo minsan. Kasi po pag hindi kapag nagkaroon po ng dystocia o yung dystocia po kasi yun yung term natin sa ano sa hirap po sa panganganak. O pwede po kasing masyadong malaki po yung fetus or maliit po yung sipit-sipitan ng nanay. Kapag wala po tayong intervention, mal-presentation din po. Iba po yung position, hindi po maganda yung position po ng bulok sa loob. Yes. At wala po tayong nagawang intervention o pwede po ikamatay nung nanay. Isa pa po sa kinamamatay po nung nanay nung nakalabaw, kapag kapanganak po niya, lumalabas po yung matres. Yun po, oras din. Apo, prolapse po. Isa rin po yun, oras po ang kalaban natin doon. Dapat po maagad natin maibalik po yung matres po na lumabas kasi po pwede po magkaroon ng hypovolemic shock yung nanay. Paano mo ibabalik yun? Di pinasok mo. Eh maluwag na yung sphincter niya eh. Apo. Tinatahin nyo ba yun? Yes po, Doc. Tinatahi po natin para yun po muna ang pipigil po doon sa paglabas po nung matris niya. Aha. Hanggang kailan naaalisin yung tahe? Minsan po, 2 weeks po yung ginagawa natin.
Pero po, pag tin-evaluate po namin through rectal palpation at sa tingin namin eh meron pa, medyo prone pa po na lumabas, medyo pinapahaba po po natin. Pero usually po, 2 weeks po. Kasi po, lumiliit na rin po yung matres, gumagaling na. Kapag maliit na po yun, hindi na po yung lalabas. Tama, tama, tama. Dahil liliit siya pagkatapos eh. Ngayon, nabanggit mo yung rectal palpation. Dumudukot kayo para malaman nyo kung buntis. Paano, anong kinakapa? Eh, siyempre, puro dumi yun eh, di ba? Inaalis yung dumi. Tapos anong kinakapa ninyo at paano nyo nalalaman buntis? Kasi po sa ilalim lang po ng mismong rectum, andudun na po yung matris ng ating mga kalabaw. Tinitingnan po, okay. Tinitingnan po natin kung may mga fetal membrane na. Tinitingnan po natin kung may pagbabago na po doon sa anatomy po noong mismong matris, kung lumaki na siya. Tapos po minsan yung mismong bulu na po ang makakapa natin. Depende po sa stage po ng pagbubuntis niya. Anong stage mo pwedeng kapain o lagi ba pwedeng kapain? How often at saka kailan? Yung 1 month po, kaya na po natin makadetect ng ano po, through rectal palpation. 1 month, kaya na natin makadetect po ng buntis. Pero po, ang isa po sinasabi din natin is i-check pa rin natin after 3 months. Kasi po, meron pa rin po tayong early embryonic death kasi na tinatawag. Po, pwede po na kinapa natin ngayong 1 month, pagdating po ng 3 months, eh, parang nakunan siya. O kaya po namatay po yung embryo doon sa loob po na sinapupunan ng nanay. Nare-reabsorb siya, nare-reabsorb. Opo. Kasi po yun, para po malaman din agad natin kung kailan nating bantayan ulit sa susunod na paglalandi yung kalabaw. Opo. Oksangil, di ba, yung sa ano kasi, yung sa baboy, ginagamit namin ng ultrasound. Huh? Ito ba sa ano, hindi niyo ginagamit ng ultrasound? Meron din po tayong ultrasound na ginagamit through, ano rin po, through rectum. Kaya na po natin makadetect na as early as 28 days ng changes po at saka fetus po doon sa or embryo doon po sa sinapupunan o sa matres po ng kalabaw. Pero in-check pa rin po natin after 3 months para po makita natin. Kasi po meron po kami mga experiences din na nakita namin sa ultrasound nung itidet nung pinidin namin ng 3 months, wala na rin siya. Kumbaga po meron din po talagang early embryonic death. Ito daw, Cyril, kasi nakikita ko talaga, dinudukot eh. Papasok, tapos mga ngalak, idudukot. Tama ba yun? Yung ano po kasi, ang ginagawa natin talaga pag no, pregnancy diagnosis, kasi po wala pa po tayo talagang, ano, katulad po sa tao na meron po tayong PT na ano, nabibili po sa mga butika. Tayo po, para po ma-check natin kung buntis po siya. Ngayon po, ang ginagawa talaga natin, kung hindi po ultrasound, is rectal palpation, kakapain po natin yung mga changes po sa anatomy po nung matres po nung kalabaw. Oo. Actually po, medyo mahaba-habang training po yun para po malaman yung kung buti siya o hindi. Yung ultrasound ng doc, yung ultrasound ng baboy tsaka itong ultrasound ng ano, hindi pwedeng gamitin dun sa kalabaw, no? Opo, kasi po yung ultrasound po ng baboy, usually bilog po yung probe niyan. Tapos sa labas po. Sa ano po, sa kalabaw po, flat po yung ginagamit natin. Kung sa true rectal ano po, true rectum po ang gagawin natin, flat po siya sa ilalim. Pero kung true vagina naman po, manipis, medyo mahaba po siya na paliit yung punta sa dulo. Kaya po medyo mahirapan po tayo kung yung pangbaboy ang gagamitin natin. Sabi niyo po merong nakukunan din na kalabaw. Ang tanong ko, kasi pagka sa tao niraraspa eh. Ganun din po ba sa kalabaw? At kapag naman po lumabas po lahat ng ano niya, lahat po ng mga katulad po yung placenta, lumabas yung inunan, at i-check na lang po natin. Pero kapag gano'n po talaga, para po kami na gano'n po, naga-flushing. Ina-flush po namin yung matris ng 4% povidone iodine. Oh. Ito talaga bago sa akin to. Panganganak na tayo. Kaya nung nakalang puro pagatas tayo, ito anak na. Pagbubuntis. Ang kalabaw ba, ilan ang stomach nito? Isa lang? Or ilan, paano ba ito? Apat po yung compartment din po niya, katulad din po nung sa kambing. Meron po tayo yung rumen, yung reticulum, omasum, at saka abomasum. Kumbaga po, yung pinakamalaki, yun po yung tuwalya o yung tokong po na tinatawag, yung rumen po. Tapos po yung reticulum, para po yun yung bahay ng bubuyog. Tapos yung tinatawag po nilang libro, yun po yung omasum. Tapos yung abomasum po, yun po yung parang stomach ni Anten, nandun po yung merong asido. Kitang-kita natin pagiging eksperto ni Dr. Cyril sa kanyang larangan. Ang bilis sumagot eh. Baka meron pa po kayong panghuling tanong kasi
isang oras na po ang natapos. Baka meron pang, ano, may gusto pa idagdag na talong. Ayan. Doc Cyril, ito naman, huling hirit ko na. Sa proper housing ng ating mga alagang kalabaw, ano ang dapat natin i-consider bago tayo magtapos? Sa housing po, dapat ang orientation po natin usually is east-west, kumbaga po yung haba niya, susundan po natin kung saan sumikat yung araw at kung saan po, lulubog para po hindi babad maghapon yung mga alaga natin doon sa init ng araw. Yung ventilation po, katulad po ng housing natin dito sa Philippine Carabao Center, open po siya para dire-diretso po yung ihip po ng hangin. Tapos, dapat po safe, yung safety po ng animal at safety po ng mga nagtagapag-alaga natin. Siyempre po, isa din po sa i-consider natin yung ano, economical ano po niya. Dahil yung gastos po, yung gagastosin natin dun sa housing na ipapagawa natin. At yung pambilang po mismo ng kalabaw na alagaan natin. Kasi po baka magpatayo po tayo ng sobrang laki, tapos ilan lang naman po yung gagastosin natin. Kumbaga po, gumagastos po tayo dun sa maintenance po ng napakalaking facility na maliit lang naman po yung inaalagaan natin. So marami po tayong consideration. O pwede po, para po doon sa mga design, meron naman po tayo doon sa Philippine Agricultural Engineering Standard for dairy, buffalo, and cattle na po pwede po nilang ma-download. Ayan. Doc Cyril, maraming salamat po sa inyong pag-guest sa aming show. Ang dami pong bagong kaalaman ang naidagdag sa amin. Thank you din po. Salamat. Salamat sa iyo. Thank you. Po. Thank you very much din po sa pag-invite po. Yeah, thank you, Doc. Ha? Maraming salamat. Thank you po. Doc, meron ka bang parting words sa ating mga manonood? Yung mga gustong pumasok sa pagkakalabaw? Apo, kung meron po kayong mga katanungan po sa pangangalabaw, pwede niyo po kaming ma-reach po through our Facebook page sa Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, or doon po sa aming website na pcc.gov.ph. Kung meron po kaming mga ano doon, mga chat room po na available. Para po yung mismo mga technical expert po namin ang sasagot din po sa mga katanungan niyo. Ayan. Maraming salamat po ulit, Doc Cyril. More power po sa inyo. Ayan. Sabihin niya, salamat, Doc. Ayan. Kasendo, Doc Sosi, pansamantala maghihiwa-hiwalay muna tayo. Tapos ano naman po ay isang oras. Pero siksik na siksik itong episode natin. Ang dami kong natutunan kay Dr. Cyril. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod, ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.